Trivalli si Mara. Nabasa niya doon sa diary ni Chocardo. Sino naman loko na ako maniniwala sa inyo? Pwede siguro mangyari sa panaginip, oo. Pero sa totoong buhay, malabong. Pagtatawa na ka lang, Mara. Kaya ako sa'yo, tigil mo na yung ilusyon mo. Anak ka lang sa labas ng tatay mo. Siya ang tunay na anak ni Nacella Martin, Papa Almira. Ate Susan, papasok na po ako. Ihatid ko muna po sa labasan si Ate Karen Chang. Karen, pwede bang huwag na muna magpatid kay Denise ngayon? May pag-uusapan lang kami. Sige po, Aling Susan. Yan lang naman po makulit eh. Bye-bye. Bye-bye. Sige ha. Halika po ka, Denise. Bakit po, Chang? Paano ba ang pagkakasabi ni Mara sa inyo nang sabihin niyang alam na niya na siya ang anak ng mga Del Valle? Sabi niya po sa amin, narinig niya daw po kayo na nagsasalitang mag-isa. Kausap niyo pa nga daw po yung litrato niya. Sinabi ko raw na anak siya ng mga Del Valle. Opo, pero ang totoo po niyan siyang, matagal na po naghihinala si Ate Mara na siya talaga po ang anak ng mga Del Valle. Bakit wala siyang nabanggit nitong mga nakaraang dalaw niya sa akin? Kasi raw po may sakit pa kayo eh. Pero sabi niya po sa amin, pagbalik niya po ulit dito, kakausapin niya daw po kayo. Pero di ba totoo naman po siyang, anak naman po talaga ng mga Del Valle si Ate Mara? Nagkasagutan kami ni Mara kagabi. Nagkain na Dan. Buti na nga lang, nakapagpigil ako. Hindi siguro, baka napatulang ko na siya. Ay naku, yan ang wag na wag mong gagawin, okay? Kasi, pag gagawin ng ginawa mo, malamang nabalik ta rin ka pa ng babaeng yun eh. Bakit ba? Ano ba nangyari? Napikom kasi ako nang tiyakin niyang isa daw ako sa mga nagilungkat sa kwarto niya. Hindi lang daw yung diary ni Mangcardo nawawala, pati yung diary niya ditang. Ayaw nga pala, no? Teka, di ba nakuha mo na pala yung diary niya? Bakit yung pakagad binigay sa akin? Akin na! Doon nga ako nagalit eh. Nang magkalungkat sila sa kwarto ko, nabawi nila yung diary. Ano? Kung bakit naman kasi hindi yung pakagad ibinigay sa akin eh. Ano kayo nang kinatwira mo kay Mara? Hindi ako nangatwiran. Pero minalit ko yung pagiging ambisyosa niya tsaka ilusyonada niya. Biruin mo, nakasulat mismo dun daw sa diary niya na naghihinala siyang anak si ni Sir Mate at Mama Mira. Ay nako, hayaan mo lang siya, Eris. Total, wala naman siyang katibayan eh at walang magpapatuloy. Nabasa na doon nila yung diary ni Mangcardo eh. Clara, kaya alam ni Mara ang totoo. Iwanan nyo na kami. Harapin nyo yung pinalalakad ko. Opo, ma'am.
kayo ba naman? Pinauwi ko muna. Nakarating kasi sa akin yung balita na nagkagirian daw kayong dalawa. Inaabi ba niya sa'yo na pinunutan niya ako ng baril? Tinukoy mo daw na siya ang tumambang kay Gary. Lanita, meron akong kadibayan. Alam mo, hindi ko maintindihan kung ano yung palabas na gusto niyong palabasin. Pinalilitan niyo pa na may nagbabanta sa buhay ni Gary. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ganun ka na ba kadesperado? Ha? Para masolo mo si Gary? Yan ang gagawin paraan? Yan ba'y pinarito mo? Ang laitin ng pagkatao ko. Baka sa Diyan. Tungkol kay Susan. At sa tao nagngangalan Diyan. Ano ba nagpatawag sa amin? Hindi sila. Ako. Ayun na sanang pasabi ni Calvin sa mga otoridad eh. Kaya lang, naalala ko, baka mamaya sa bandang huli, doon pa magsisihan. Tungkol na naman ba kay Gary? Hindi kay Gary. Doon sa tiyuhin ni Linita. Ubod na niya bang kulpit na kabaril? Mangyari kasi, binunutan ng baril ni Padong si Cardo. Buti na lang, naagaw ni Cardo yung armas. Kahit pa sabihin walang nangyari doon sa dalawa, nung magkahiwalay, eh hindi malayo, yun ang pagsisimula ng hindi nila pag... Anong dahilan na binunutan niya si Cardo? Mangyari kasi, mayroong hinala si Cardo na si Badong ang tumambang kay Gary. Tsuhin niyo ni Lenita, di ba? Anong dahilan para gawin ni Badong kay Gary? Yun ang dahilan kaya ako yung pinatawag. Alamin niyo kung bakit. Sweetheart, hindi naman sa tumututol ako. Ang sinasabi ko lang, napakaaga pa yata para isipin mo bagay na yun at pangalan kay... Ewan pa, pero wala naman akong nakikita masama doon sa binabala ko eh. At sa akin lang, naniniguro ako. Gusto ko lang na makita kong nasa magandang katayuan yung bata kung sakasakaling may mangyari sa akin o kaya sa ating dalawa. Sweetheart, mga bata pa tayo at malalakas. Bakit mo isipin may mangyayari sa ating masama? Eh, practical akong tao eh. Masama ba yun? At isa pa, alam mo, kahit ano pa sabihin mo, hindi na ako magbabago ang desisyon ko. Ipalilipat ko sa pangalan ni Clara ang lahat ng mga ari-arian na minana ko sa mga mag- Sumbong na sa'yo si Susan. Eh kung sa bagay naman, ano, mula pa noon, ikaw nang maginoo at magiting niyang tagapagtanggol. Talaga. Alam mo, Linita, matagal mo na rin akong kilala. Mga panig lang naman ako sa tao may katwiran. Diba? May katwiran. Bakit? Makatwiran ba yung magpaligaw ang isang babaeng may asawa na? Katulad niya? Paligaw? Ano makatindi lang nagsabi sa'yo? Ha? Kilala ko ba si June? Ha? At ano talaga pa kay niya kay Susan? Alam ko ba yun? Alam ko. Ang alam ko, inaaraw-araw niyang pagdalaw kay Susan. Galing. Alam mo, tama ka eh. Tama yung mga chismis na nakuha mo. Pero, alam mo, madumi yung hangin na pumapasok niya sa kukote mo. Alam mo, sa totoo lang, Koko, tatanungin mo, sana totoo ay nasa isip mo. Sana. Para miski pa paano, lumigaya na si Susan. Dahil ang daming hirap ang dinadanas niya kay Gary, na ginagatungan mo pa. Ah, ganon. Ako pa ngayon ang pinapalabas mong masama. Huwag kang mapipigon, huwag kang mapipigon. Alam mo, tinutuwid ko lang yung mali mo kala. Sa bagay, alam mo, magiging pabor sa iyo pag nagkataon eh, na mabago yung damdamin ni Susan para kay Gary.
o nagkataon, doon mo na masisiguro na solo-solo mo na yung kalaguyo mo. Oo, di ba? Tama. Galing. Tsaka pala, sabihin mo sa tiyo ba itong sa susunod na bunutan niya ako ng bar, siguro hindi niya napupunta na sa akin. Dahil kapag hindi niya pinutok sa akin, malalamunin ko siya ng pala na. Sabihin sa kanya. Sinasabi lang ambisyoso. Ang alam ko, matagal nang iniisip ni Mara na isa nga siyang Del Valle. Teka, pero dati diba, sang-ayon ka naman sa kanya? Naaawa lang kasi ako sa kanya eh. Kaya ni Jeff, eh. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin buhay yung mga gulang niya. Eh, papaano na yung mga nakasulat sa diary ni Chocardo? At saka, sinabi ba sa'yo ni Mara na nabasa niya doon na ang tunay na magulang niya, yung kinagisnan kong magulang. Eh, pwede naman gawa-gawa lang yan. Tsaka una-una, kakampi niya naman si Macardo. Tsaka kahit naman sino, pwede magsabing isang Del Valle si Mara. Ano yung problema totoo ngayon? Yung man nakasulat sa diary? Sa tingin mo pa, sapat na yun para paniwalaan na ni Sir Amante at Mama Almira? So, sa madaling salita, gawa-gawa lang ng Mara na yung mga pinagsasabi niya dahil sa ambisyon niya. Pues, alam mo, kung nag-iilusyon man siya, sorry na lang dahil wawasakin ko kung ano man yung nasa isip niya. Hindi siya magtatagumpay sa mga. Sige, Eri, susunod na lang. Kailangan iligaw ko pa rin si Eris. Hindi niya dapat malaman ang totoo. Pero ang diary ni Chocardo, kailangan mabawi ko yun. Yun pa rin ang magpapahamak sa akin. Eh bakit ko naman yun ipagkakaila sa kanya kung yun ang totoo? Eh di aminin niyo na po kay Ate Marachang na siya po talaga anak ni Sir Amante at Ma'am Almira. Ewan ko, Denise. Wala pa akong natatandaan dyan sa mga sinasabi mo. Pero siguro kapag naalala ko na ang lahat, tsaka ko palang masasabi kung totoo nga o hindi ang mga sinabi ni Mara. Tama nga si Ate Mara. Hindi pa po kayo masyadong magaling sa nangyari sa inyong aksidente. Ay, hindi nga lang pala yun ang dahilan kung bakit nasabi sa amin ni Ate Mara na siya ang anak ng mayayaman. Bakit? Ano pa? Ang diary ni Chocardo. Nabasa niya po ang mga nakasulat doon. Nabasa na ni Mara ang diary ni Kanto. Opo, Chang. Kaya alam na ni Ate Mara kung paano po siyang napunta sa inyo. Eh, si Chocardo nga daw po ang nagpalit sa kanila ni Ate Clara. Utos daw po yan ni Chogari kay Chocardo. Ang pagpalitin si Ate Mara at si Ate Clara. Okay, wala na tayong pagtatalunan. Kung ano gusto mo, yun ang gawin. Ipasalin mo sa pangalan ni Clara ang binana mo sa iyong mga magulang. Nagagalit ka ba dito sa binabala ko? Sweetheart, hindi ako nagagalit eh. Hindi ako nagagalit. Naguguluhan lang ako dyan sa nagiging attitude mo eh. Pabago-bago ka, walang direksyon. Bati kayo ngayon ni Clara. Bukas, galit na naman kayo. Aba, akala mo ba eh, mababago mo pa yung kasulatan na ipagagawa mo kapag nalaman niya ni Clara? Ha? Eh, bala ko naman talaga ipaalam to kay Clara eh. Ano? Sweetheart, anong dahilan ipapaalam mo kagad kay Clara yan? Para wag na siyang umalis dito. Para maniwala siya na bumalik na yung dating pagmamahal at pagtiwala ko sa kanya. Well, yun ang alam kong paraan para paniwalaan niya na siya lang talagang kinikilala kong nag-iisa at tunay kong anak. Sweet.
Nagkapagtataka.